Ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito, syempre, ang development pa rin sa kaso nitong si Arnie Teves, isang kongresista ng 3rd District dyan po sa Negros Oriental. Kaugnay po ng mga samot-saring kaso na kanyang kinakaharap. Ngayon, ano? Una po dyan, syempre, ang unang mga ipinila po sa Department of Justice para po sa series of killings noong 2019, kung saan isinampa po ang 4 counts of murder dyan po kay Congressman Arnie Teves. Ang mga testigo po dito ay ang mga kasabwat sa pagpatay sa iba't ibang individual noong 2019. Subject po ito ng preliminary investigations. Ano? Tapos, nung nakaraang linggo, ni-raid po ang kanyang mga ari-arian by virtue of 10 search warrants. At ito po ay nag-yield ng iba't ibang ebidensya katulad po ng firearms, ammunition, saka explosives. Kaya naman, initially, yung 6 na tao na naaktuhan doon po sa mga premises kung saan nakuha ang mga nabanggit na kontrabando ay sinampahan na po ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms at saka paglabag sa Republic Act 9516 o yung law on explosives. Yung ikalawa pong batas, no bail recommended po iyon kapag ka ang ebidensya ay malakas. Ngayon, nangyari noong March 4, 2023 ang hindi inaasahang pagpanaw sapagkat pinatay ito pong si Governor Ruel Degamo na nakatakda na pong ilibing ngayong araw po na ito. Kasama po ang 8 katao at 17 sugatan dyan po sa kanilang tahanan sa may Pamplona kung saan hindi po bababa sa 10 individual ang sa loob lamang ng 41 segundo ayon kay Mayor Janis Degamo na nagpaputok ng walang habas at yun po ang ikinamatay ng 9 na katao. Kaugnay niyan, ang itinuro po ng isa sa mga nahuling suspect doon po sa pagpatay ay itong si Congressman Arnie Teves bilang di umano'y mastermind sa pagpatay po na yan. Ang nakalulungkot lamang sapagkat ito pong si Congressman Arnie Teves ay una nang nagpaalam sa Kongreso para po magkaroon ng personal na lakad sa Estados Unidos at ito po ay grant ng travel clearance ng ating House of Representatives noong February 28 hanggang March 9, 2023. Sa ngayon, ito po ay expired na. But unfortunately, hindi pa rin po umuwi itong si Congressman Arnie Teves dito po sa ating bansa. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, siya daw po ay natatakot para sa kanyang seguridad. Ngunit ginarantiya naman po ng ating Speaker of the House na si Martin Romualdez na talagang gagawin po ng lahat ng ating gobyerno para protektahan po itong si Congressman Arnie Teves at hinihimok niya na umuwi na po ito sa bansa para harapin ang mga alegasyon laban po sa kanya. Dahil nga po sa pangyayari na yan, hanggang sa ngayon hindi pa rin po umuwi itong si Congressman Arnie Teves, siya po ay humiling ng 2 buwang bakasyon sa House of Representatives. Ito po kaya ay maaaprubahan ng House of Representatives. We are hoping na hindi po ito aprubahan sapagkat magagamit po ito para ma-delay ang proseso. Panoorin po natin ang balita na may kaugnayan na po dyan sa latest information sa nakuha po natin sa iba't ibang balita. Humihirit ang 2 buwang leave sa Kamara si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Dinahilan niya mga bantalao sa kanyang buhay. Sa gitna po ng patong-patong reklamong murder at illegal possession of firearms na sinampa laban sa kanya. Giti Justice Secretary Boyeng Remulla, buwapagal ang pag-usad ng investigasyon dahil ayaw pang magpakita ni Teves. Mabuti nang harapin na ang lahat kasi darating at darating tayo dyan. We don't have jurisdiction over his person. Of course, we'll delay everything. Kasi nga, kailangan may jurisdiction ka over the person or else the trial in absentia will proceed. But the complications are there. Diba? Ito, nangyari na ito kay Gerald Bantag. Dinelay ng dinelay ang proseso. Alam nyo, maisingit ko lang, ano? Sinampahan ng complaint si Bantag noong November 7. Ginamit nila unang pagde-delay yung typographical error sa Supuena. After that, pagbalik nila doon sa supposed preliminary investigations, hindi sila nagfile ng counter affidavit. Instead, nagfile ng motion for inhibition. Nung hindi pumabor yung motion for inhibition, nag-file ulit sila ng reconsideration, tapos hindi na rin muli kinatigan,
nag-file ngayon ng counter affidavit at hindi na sumagot ang kampo ng ating law enforcement at saka Mabasa Family. Kaya naman after a couple of weeks, nung isang araw, in-indict na po sa 2 counts of murder itong si Gerald Bantag. Ganon din ang mangyayari dito, mga tol. Kahit hindi magpakita itong si Congressman Arnie Tebes, darating ang punto na siya po ay sasampahan ng kaso sa korte kung ang mga ebidensya na hawak po ng ating mga otoridad sa kasalukuyan ay talagang siya ang itinuturo. Kaya better para kay Congressman Arnie Tebes na kung talagang nais niyang linisin ang kanyang pangalan, pakinggan niya ang panawagan ng ating mga otoridad na siya po ay umuwi na ng bansa at harapin po ang mga alegasyon laban po sa kanya. Sa awit na ng mga akusasyon, naniniwala ang pamilya Tebes na hindi raw politika kundi negosyo ang dahilan kaya raw siya ginigipit. Gusto raw kasing pasukin ng isang gambling lord mula Luzon ang mga negosyo ng mga Tebes. Nasa frontline ng balitang yan, Mara Naniguez. Nakakapagtaka lang, kung gambling lord, bakit negosyo ang papasukin? Di ba? Ibig sabihin, kung gambling lord yung papasok sa mga negosyo ng Tebes, gambling din ba yung mga negosyo ng Tebes? Pero Tem, syempre, hindi naman yun yung magiging katwiran dito nung isa sa mga kamag-anak nitong si Congressman Arnie Tebes. Pakinggan po natin ang statement niya. Kaliwat kanan ngayon ang mga kontrobersyang kinaharap ni Negros Oriental Representative Arnie Tebes. Nababanggit ang pangalan niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Nahaharap din si Tebes sa reklamong murder kaugnay sa mga serye ng pananambang noong 2019. At sinampahan naman siya at dalawa niyang anak ng reklamong illegal possession of firearms bunsod ng raid sa kanilang mga bahay kamakailan. Sa gitna ng mga isyong yan, hindi mahagilap si Congressman Tebes. Nakaapekto raw ito sa pag-usad ng investigasyon, sabi ni Justice Secretary Boying Remulla. Pinapauwi siya para harapin ang lahat, para naman mapanatag na ang lahat ng tao. Kasi mahirap na may nagtatago at merong umiiwas. Mabuti nang harapin na ang lahat. Wala namang sapilitan sa paglantad ni Tebes dahil wala pa namang arrest warrant na inilalabas laban sa kanya. Pero hindi maikakailang apektado ang trabaho niya sa Kamara. Kaya kaninang umaga, nagpatawag ng meeting si House Committee on Ethics and Privileges Chairperson Filemon Espares. Pinaiimbestigahan niya ang absence without official leave o ang pag-aawol ni Congressman Tebes. Sisilipin ng mga mambabatas kung may paglabag siya sa patakaran ng Kamara at kung ano ang karampatang parusa rito. Usually, gano'n naman. Suspension, pero kung come to worse, so the House, according to our rule naman, may expulsion at saka revocation process. Sana maging mabilis ang action po rito ng House of Representatives. Kasi alam nyo mga tol, hindi lang ito interest ni Congressman Arnie Tebes ang nakasalalay dito. Siya po ay isang kongresista ng 3rd District ng Negros Oriental. At every now and then nawala po siya sa mga activity diyan po sa House of Representatives. Yung mga constituents po ng 3rd District ng Negros Oriental ang naaapektuhan. Representations po niya ang kailangan ng mga tao doon sa Kongreso. At kung siya po ay hindi magpapakita sa Kongreso, parang tinalikuran niya po ang mandato na ipinagkaloob po sa kanya ng 3rd District ng Negros Oriental. Kaya sana maging maagap, swiftly and decisively gawan po ng actions ito ng House of Representatives at ipakita nila sa publiko na wala pong makapangyarihan na tao kung hindi dapat ang umiiral ay ang rule of law. Base sa travel authority ni Tebes, February 28 siya pinayagang lumipad pa Amerika. Personal trip ang paalam ng kongresista. Nitong March 9, nag-expire ang kanyang travel authority. Ibig sabihin, nitong Lunes pa siya dapat pumasok sa Kamara. Pero hanggang ngayon, no show si Tebes. Ayon sa kanyang abogado, natatakot ang kanyang kliyente para sa kanyang kaligtasan. But you know, the PNP... Nagtataka lang ako, bakit kailangan matakot ni Congressman Arnie Tebes? Eh, astig na astig siya, di ba? Naalala nyo, nung nagkaroon sila ng bangayan itong si Ben Tulpo, i-play natin yung bangayan nila ni Ben Tulpo. Ah. Gamitin natin yung story ni historiador. Ben Tulpo and Arnie Tebes, historiador. Yan. Okay, ito ha. Panoorin natin ito ha, mga tol. Kasi ang tapang dito ni Arnie Tebes eh. Tapos ngayon, natatakot siya. Tingnan natin. Fast forward natin.
matapos lumabas sa mga balita ang pang-Google Pay ng isang lalaki sa isang gwardiya ng BF Homes nang ito'y pinagbawalang pumasok ng... Dito nagsimula yon. Doon sa isang gwardiya ang nabugbog, tapos napag-alam ang kinalauna na anak pala ito nitong si Arnie Tebes. Pass forward natin yung kanyang katapangan, ano? Ito, yan, dito tayo. Pero ganito sir, no? Wala naman akong pakialam kung sino kaibigan mo sa mga tulfo sir. Ibang tulfo ito ngayon, natin. Gagawin mo. Magrareklamo ka. Naging mainit sa social media ang pagkadawit ng anak ni Congressman sa pambubugbog sa gwardiya, kaya patuloy pa rin ang pagtalakay ni Ben Tulfo sa kanyang programa. Ito. Ben Tulfo, sabi mo, walang LTAP yung anak ko. Paano pag na-prove ko na meron? Titigil ka ba sa trabaho mo? Dahil pag na-prove mo na wala, titigil ako sa trabaho ko. Ano? Kailangan mo kita. Sige nga. Magpakita natin ng ebidensya. O yan. Di ba? Matlakas ang loob nitong si Congressman Arnie Tebes. Kasi may mga hawak siyang ebidensya noon. Ngayon, kung talagang matapang siya, eh dapat ganito rin yung kanyang treatment sa kinakaharap niya ng mga akusasyon laban sa kanya ngayon. Ano? But going back dito po sa balita, eh mukhang hindi po yata mangyayari kasi humihiling po siya ng 2 buwan eh na bakasyon. Napakahabang panahon noon mga tol. Kapag ka 2 buwan na grant ng House of Representatives, maraming maaaring mangyari. Baka hindi na tuluyang bumalik dito sa Pilipinas itong si Congressman Arnie Tebes. Kaya sana huwag i-grant ng House of Representatives ang hinihiling nitong si Congressman Arnie Tebes nang ang rason lamang ay delikado ang kanyang buhay. Mas mahalaga tingin ko ang constituents niya. Kayang-kaya naman kasi siyang proteksyon ng gobyerno kung talagang uuwi siya rito sa Pilipinas. O tuloy natin ang balita, ano? The assuring him of his safety is scary because this is the same PNP that we have accused. Well, some elements at least, not all of them. Noon pang March 9, sumulat na ang kampo ni Tebes kay House Speaker Martin Romualdez. Humihiling sila ng 2 buwang leave of absence dahil daw sa matinding banta sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Tinitiyak naman daw ng mambabatas na babalik siya kapag wala ng banta. Natanggap na ngayong araw ni Romualdez ang sulat pero wala pa siyang tugon. Hindi binanggit kung saan nanggagaling ang banta sa buhay ni Tebes. Para naman sa kanyang pamilya sa Negros Oriental, negosyo ang ugat ng anilay panggigipit sa kanila. I don't think it's political. Matatawa na lang tayo eh, no? Ano ba ang negosyo? Ano-ano ba negosyo ng mga Tebes, by the way, sa Negros Oriental? Tapos yung tinuturo nila, gambling lord. Parang hindi yata akma, ano? Kasi kung gambling lord ang tinuturo nilang aagaw sa negosyo ng mga Tebes, ibig sabihin ba, sugal ang negosyo ng mga Tebes? I do not know kung totoo yun, ha? Kasi maraming mga rumors, maraming lumalabas na mga video ngayon, bagamat hindi ko pineplay dito, na sinasabi meron daw po itong di umano'y factory, clandestine laboratory ng Shabu. At gambling lord daw itong si mga Tebes di umano dyan po sa Negros Oriental. I do not know. Pero kung panonoorin muna natin, ito pong tribute video ni Governor De Gamo na ginawa ng isa pong nagmamahal sa kanya. Hindi ko kasi maiplay sa inyo yung pinakatagalog eh, kung saan pinagtititira niya yung mga gambling lord, mga drug lord doon sa kanyang isang patalumpati. Ito subukan natin panoorin kung ano po yung mga sasabihin dito itong si Governor De Gamo. Hindi ko pa ito napanood. Tingnan natin kung ano. Nakita ko lang sa kanyang Facebook page. The government of Governor De Gamo will be the same government, a God-fearing government, and a project-oriented government for Negros Oriental. Okay? So, daghan kayo salamat sa pagsalik. Kamo ang akong inspirasyon. Kamu ang hinungdan nga nung nakikbisok ko dito sa Manila. Kay kitang tanan na anak puyo ining probinsya. Sa kaatong Gipalanga.
wala kay laing atuan na probinsya kung dili kining probinsya sa Negros Oriental. Mao nay akong paninguha na makabalik ko aron mo hangyo kuno. Yun ang problema eh. Kapag ka nagsasalita na sila ng hindi Tagalog, di na natin maintindihan. Pero siyempre naman, meron siguro mga Bisaya na nanonood sa atin. Baka alam nyo po kung ano ang sinasabi niya. I-play lang natin yung talumpati po ni Governor Digamo. Tanan, kaato ning amumahon pag-ayo ang probinsya sa Negros Oriental na magpuyo ta na dili magpuyo sa hadlok. Magpuyo ta na malinawon, himso o malipayon. Huwag yun ay akong paninguha. Wala ako'y laing damgo na inyong gobernador. Magpuyo ta, mamalinawon, himso, o malipayon. Anyways, yung nakikita po natin, ginawa po ito ni Melbs Catan. Isang content creator na nagpapasalamat po siya sa mga naging mabuting ginawa nitong pong si Governor Valdegamo. Inuulit po natin ngayong araw po na ito ang pagdadala sa huling hantungan kay Governor Valdegamo na pinatay noong March 4, 2023. Balikan po natin ngayon ang balita. Kung ano ba talaga ang katotohanan kasi ang sinasabi po ng mga otoridad, ito daw po ay politically motivated. Pero siyempre, sa kampo ng mga Tebes at kamag-anak niya, ito po ay negosyo. Ano? Meron daw pong gambling lord dito sa Luzon na gustong sumako diyan po sa Negros Oriental sa mga negosyo ni Tebes. Pero parang pag-amin ito na kung gambling lord ang sasakop, di gambling lord din ba si Tebes? Tingnan natin. Because politically, wala na motive eh. But when it's business, on the business side, then you can see, ganun pala. There's something deeper than just political. It's money-wise. Hindi pinangalanan, pero isa umanong gambling lord na taga Luzon ang kumukumpas para pabagsakin ang mga negosyo ng mga Tebes at mapasok ang Negros Oriental. Hinala ng mga Tebes, ginamit lang ang pagkamatay ni Governor Digamo para masimulan na ang umanoy planong pagsira sa kanilang mga negosyo. Nangyari kay Digamo, kala nila si Arnie na yan kasi ano, but then later on as these opinions came out, tapos yung mga how the getaway the culprits, saan sila pumunta, parang sabi ng tao, masano naman itong scripted. It's siyempre, sympathy kasi nasa kamag-anak, blood is thicker than water, may kasabihan po tayo, di ba? Pero alam nyo mga tol, mas maniniwala sana tayo sa sinasabi ni ate kung hindi po nahuli ang mga culprits. Nahuli. Di ba? Tatlo po yung nahuli initially, tapos kinabukasan nahuli pa ang isa. Alam nga naman kung scripted po ito, gagawa ng bagay na ikapapahamak ng buong pamilya ng mga role player. Ano? Kung ako role player dito, damay-damay na. Bakit ko gagawa ng paraan na mailigtas ang isang tao, ibaon ng isang tao kung wala naman siyang kasalanan, makukulong ako ng habang buhay. Idadamay ko lahat ng damat kong idamay. Ganun lang yun. Ano? Saka ang sinasabi ng mga ebidensya is hindi tumutugma sa mga sinasabi ngayon ng kamag-anak ni Congressman Arnie Tebes na it is not a politically motivated crime. Ano? Dahil ang sinasabi nga po ng mga ebidensya, politically motivated po ito. But anyway, opinion po iyan ng kamag-anak nitong si Congressman Tebes, kaya wala po tayong magagawa dyan. Yan po ang kanilang paniniwala. It became so obvious pa. Ayon naman sa PNP Special Investigation Task Group, tinitignan din nila ang anggulo ng away sa negosyo. Pero mas malakas daw ang motibong politikal. Sa fact that yan, you know, Singer, of course, sabi na ang negosyo ng Singer at the start. Pero as the investigation unfolds, it narrowed down to that political rivalry, personal grudge. Kasi alam nyo, hindi naman lingid siguro sa inyo ito, ano, na noong nakatapos na nakaraang halalan, tumakbo po sa pagkagobernador si Fried Henry Tebes at siya po ay nanalo.
Pero prior doon sa kanyang pagtutunggali kay Governor Ruel Dugamo, meron din pong isang Ruel Dugamo na tumakbo. At ito po ay pinailan ng petition for declarations as nuisance candidate ni Governor Ruel Dugamo. At noong September 2022 or October, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, nilabas po ng COMELEC, first or second division, yung resolution po nito, declaring that Ruel Dugamo as nuisance candidate. Kaya yung nakuhang boto po nung Ruel Dugamo ay napunta po kay Ruel Dugamo, kung saan siya po ngayon ay pinaroklama ng panalo dahil mas nahigitan niya na ang botong nakuha ni Pride Henry Tevez. Yan po ay hindi agad sinang-ayunan ng sitting governor din, kaya nag-file po siya ng motion for reconsideration, ngunit ito po ay hindi kinatigan at kanya pong inakyat ito sa COMELEC and Bank at hindi po ulit siya kinatigan. Inakyat niya po ito sa Korte Suprema at hindi pa rin siya kinatigan sapagkat noong February 14, sinambit po ng Korte Suprema na wala pong grave abuse of discretion sa resolution na inisyu po ng COMELEC kaugnay ng pagpoproklama para kay Governor Ruel Dugamo bilang bagong panalo o tunay na nanalo sa nakatapos na halalan sa pagkagobernador noong Mayo 9, 2022. And after February 14, a couple of weeks, March 4, pinatay na po itong si Governor Ruel Dugamo. Yung mga circumstantial situations na yan ang magsasabi na perhaps this could be a politically motivated crime. And pinagdiinan ngayon yan ng mga testimonya ng mga nahuling suspect. At ang itinuturo po nila, walang iba kung hindi si Congressman Arnie Tevez. Para naman sa pamilya Dugamo, posibleng kasama rin sa motibo sa pagpatay sa gobernador ang paglaban nito sa online sabo. May mga ginawa raw noong Wade si Governor Dugamo sa mga pasugalang teritoryo ng mga Tevez. Daming raid dito sa online sabo, kaya napilayan yung mga negosyo nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Okay, yun ano, malinaw na sa ngayon, ito pong si Congressman Arnie Tevez ay wala pong balak umuwi sa Pilipinas for 2 months. Yun ang initial po natin na malalaman diyan. Kasi hinihiling niya na 2 months ang bakasyon eh. Granted, 2 months na hindi siya uuwi. If not granted, di natin alam kung ano ang magiging actions ni Congressman Arnie Tevez. At ang ating namang mga otoridad, they cannot insist na umuwi itong si, or they cannot force na pauwiin itong si Congressman Arnie Tevez. Kasi wala pa po silang legal authority to do that. Unless matapos po ang preliminary investigations and the prosecutor found na magkaroon ng probable cause, same with Gerald Bantag, at ito ay ma-indict na sa korte, ang korte at makapag-issue ngayon ng warrant of arrest, that is the time now na pwede nang makipag-coordinate ang ating bansa sa criminal, sa International Police Criminal International Criminal Police Organizations or Interpol, at kung merong extradition treaty ang bansang kinaroroonan nito pong si Congressman Arnie Tevez, eh magre-request lamang po tayo ng tinatawag na extradition treaty request or red notice sa Interpol para nang sa ganon hulihin po itong si Congressman Arnie Tevez kapag ka meron na siyang warrant of arrest ng kanyang bansang pinagtataguan at i-deliver dito sa ating bansa para harapin ang kanyang mga kaso. Hanggat wala pa po ang mga kaso na yan at walang warrant of arrest itong si Congressman Arnie Tevez, walang magagawa ang ating gobyerno kung hindi mag-intay lamang. At ang tanging magagawa lamang, syempre yung may hawak po sa kanya, ang House of Representatives, katulad po nung napanood natin kanina, na pwede po siyang maparusahan ng suspension or even expulsion bilang kongresista. Kaya aantabayanan po natin yan sa mga susunod na araw. And yan lang muna ang ating update sa kasong ito na kinakaharap ni Congressman Arnie Tevez. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po. Kay Theodora Gamit, sabi niya, sana may Tagalog or English at nang maintindihan natin ang sinasabi nila. Farewell to Governor Ruel Dugamo, missions accomplished na sa ating Panginoon Diyos. Ang paghihiganti sa mga taong masasamang pita sa iyong pagkamatay at iba pa.
God bless your family and comfort them. Okay? By the way, before I forget, mga tol, meron po tayong raffle sa March 26. Ito po ang ating raffle sa March 26. Hindi ko na ibababa kasi napapagalitan ako ng Facebook. Napagkakamala na scammer ako. I-share ko na lamang dito sa screen. Ito po, babanggitin ko na lamang. Sa March 26, meron po tayong raffle. Alauna po ng hapon yan, nakalive po tayo sa top 1 page at top 1, dito, sa top 1 page at top 1 YouTube channel. Ang first prize po natin ay 5,000 pesos, second prize 3,000 pesos, third prize 2,000 pesos, at saka 26 winners ng 500 pesos. Yan po ay kaugnay ng pagdiriwang ng kaarawan ng loyalistang si Leonardo Ancheta. At saka may nag-donate ng 5,000 pesos na si Christina Baker. Yung remaining na 8,000 pesos, yun po yung pangako ko sa natitirang 10,000 pangako ko sa pag-abot ko ng 50,000 friends dito po sa page na ito. Kaya ang total po na ipamimigay natin by 26 is 23,000 pesos. Ano, sana po mag-send kayo ng entry. Paano po sumali? Mag-private message po kayo dito po sa aking profile. Ito, Top 1 R-Crypt. At i-follow nyo po ito and share this information to everyone. Ano? Huwag po tayong maging madamot. Kung talagang kayo ang mananalo, mabubunot po kayo. Kaya dapat magkaroon po kayo ng kabutihang loob na i-share po ang informations na ito. The more blessings na sineshare ninyo, eh syempre, mas marami ding blessings na babalik po sa inyo. Sharing this is a blessing to others, kaya huwag niyo pong ipagkait yan. Kapag hindi po kayo nag-share nito, dahil inaakala ninyo na kokonti lang ang sasali at malaki ang tsansa ninyo, kasamaan po yon, panglalamang sa kapwa, baka hindi po kayo manalo. O, mag-message po kayo ng inyong tunay na pangalan at saka GCash or Paymaya account o kaya cellphone number para kung sakaling manalo kayo, matawagan ko po kayo. Tapos i-follow po ninyo ang Top 1 R-Cream. Inuulit ko po, yan ay sa March 26, alauna po ng hapon, baka ilang oras po ang abutin natin dito, kaya sana magtyaga po kayo. Pag wala ang inyong presensya, nasa church kayo o kung anuman, wala po akong pakialam. Ano? Hindi po kayo ma-exempt. Ang present lamang po ang bibigyan po natin ng premyo kasi the moment na mag-live po ako, that is also the time na ibibigay ko outright ang inyong premyo kung kayo po ay mananalo. Kapag wala po kayo, hindi nyo na po yan makukuha. Ipoporpit ko po yan at ibibigay ko sa present sa March 26, 1 p.m. in the afternoon. Muli,